heart to heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, na-follow kita sa Facebook kasi may napanood akong vlog mo about Kabit. Recently, January 22, nahuli ko yung asawa ko at yung katulong namin na nasa kwarto at nakalak ang pinto. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lone Storm. Dear Mama Colleen, August 2022 nang pumasok sa amin itong katulong namin. Pero, umalis din after 2 weeks, 2 linggo, ang itinagal niya sa amin. Nakiusap po na babalik na lang daw siya sa magulang niya. So, sino ba naman ako para pigilan siya? Sabi ko, sige, kung yan ang gusto mo, di kita pipigilan. Pero makalipas lamang po ang ilang araw, bumalik din po siya sa amin. Dahil ang kwento niya, pinupush daw siya ng mga magulang niya na mag-work para daw magaya umano siya sa mga tiyahin niya na makapag-asawa ng foreigner. Ang itsura po ni Inday ay around 5 feet tall or more. Mahaba yung kanyang buhok na diretso. Maputi, pero hindi siya kagandahan. Nung tumagal-tagal na po siya sa amin, umokay naman eh. Sabi ko, sige, ituloy mo yung trabaho mo dito. Kasi naawa naman ako sa kanya at naawa ako sa kwento niya. So okay, tumagal po siya sa amin. Pero nga, ito nga, nung tumagal-tagal na Mama Colleen, may napupuna na akong kakaiba sa mga kilos niya. Katulad ng sumbong sa akin ng panganay kong anak. Ang sabi ng anak ko, hinahaplos daw ni Inday ang pisngi ng asawa ko. Tapos, kapag napagsasabihan ko si Inday, napansin ko sa mister ko, lagi siyang sinasalo nito. Yun bang nagre-reason out yung asawa ko pag may mga comment ako against Inday? Na teka! Sabi ko, ako yung asawa. Ano to? So anyway, fast forward, Mama Colleen. May mga ganun na nga po mga senaryo. May mga ganun na nga po kaming napapansin. Ayoko sanang bigyan ng meaning. Kaya lang isang gabi, nagising ako ng 12:30 ng madaling araw. Nagtaka ako kasi wala pa sa bedroom yung asawa ko. So bilang asawa, syempre, hinanap ko siya. Bumaba ako. Tiningnan ko kung baka nasa sala, baka nakatulog, para mapaakyat ko naman sana sa kama. Pero wala siya sa sala. So lipat ako ng ibang lugar, umakyat ako sa rooftop. Tingin-tingin ako doon. Baka nakaupo, baka nagmumuni-muni, pero wala din siya sa rooftop. Sabi ko, baka nag-CR. O baka madaling araw, tinawag ng kalikasan. So, tinignan ko yung CR. Pagpunta ko naman sa CR, bukas yung CR, sarado yung ilaw. So, wala din po ang asawa ko sa CR. In short, isang parte na lang ng bahay namin ang hindi ko pa natitingnan. At kinutuban na ako ng mga oras na yun. Ang isip ko, i-check si Mister sa kwarto ni Inday.
So ginawa ko, kumatok ako sa room ng katulong namin. Sa pagkatok ko, may narinig akong commotion. Tinadyakan ko na yung pinto at itinulak ko na. Pero hindi mabuksan dahil barrel bolt yung lock noon at hindi doorknob. So katok ako ng katok. Tinawag ko yung katulong namin. Sabi ko, Inday, buksan mo yung pinto. Hindi po niya binubuksan. Matagal niya bago binuksan. At nung pagkabukas nga ng pinto, nakaupo yung katulong, si Inday, sa dulo ng higaan. Visually, wala yung husband ko. Pero may isip naman ako, Mama Colleen, at hindi na bata. Ang ginawa ko, yumuko ako at hinata ko yung laundry basket. Sumilip ako sa ilalim ng higaan. Then boom! Nakita ko ang mga paa. Sinilip ko sa side. Nandun ang asawa ko sa ilalim ng higaan. Nang mga oras na yon, mga alauna na ng madaling araw, nanggigigil ako, ang daming lumalaro sa utak ko, pero ang tanging nagawa ko ay palayasin silang dalawa. Pinalayas ko ang mister ko at ang katulong namin. Around 3 a.m., sumugod yung kabit, si Inday, with her mother, sisters. Nag-eskandalo sila sa labas ng bahay ko. By 5 a.m., bumalik yung asawa ko, humihingi ng sorry. Pero wala akong sinagot. Wala akong salita. Hindi ako nagsalita na pinapatawad ko na siya. Nung una dahilan pa niya, inihatid lang daw niya yung cellphone ni Inday dahil naka-charge sa sala. Blah, 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 blah. Ang dami niyang dahilan. Pero para sa akin, hindi katanggap-tanggap na rason yun. Ilalak pa ang pinto. Oh, no! Ano to? Maghahatid lang ng charger, kailangan ilak ang pinto at kailangang magtago sa ilalim ng kama? Patawa ba sila? Mama Colleen, 20 years na kami and 17 years ng kasal. This is not the first time though na nahuli ko ang mister ko na nagloko. Pero ang matindi lang kasi sa bahay na kasi namin. Pumasok na ang ahas sa bahay namin. At yun ang hindi ko matanggap. Ang balita ko kay Inday, ayon sa aking informant, may nagsasabing nasa Pasig na daw ito at namamasukan na yaya ng matanda. Pero wala na akong paki kung nasa na siya. Pero nakakalungkot lang kasi, after the incident, nakita ko pa na may chat messages pa silang dalawa. Oh no! Sa ngayon naguguluhan po ako at syempre hindi ko akalain na mangyayari yung ganun sa akin. Akala ko sa teleserye lang pwedeng mangyari yun. Pwede rin pala sa akin. Kulang pa po yung info na nasa ad ko actually, Mama Colleen. Grabe po yung pamilya nung kabit. Again, sila pa yung sumugod sa akin. Sa ngayon po, again, gulong-gulo yung utak ko. Pero kumakalap ako ng mga kasong pwedeng isampa sa kabit. Pero yung panganay ko, ayaw niya na.
Sabi niya, ayaw niyang makulong ang papa niya. Na-search ko na may kasong alienation of affection. Aside from that, my concubinage, threat, alarm and scandal, and just vexation. Naguguluhan po ako. Basta po ang naglalaro sa utak ko ngayon, Mama Colleen, ay gusto ko siyang bigyan ng leksyon. Ano po ba ang dapat kong gawin? Muli, ito po ang aking kwento. Ako po si Lone Storm. And this is my heart to heart with Mama Colleen. Napakasakit naman, no? Yung nagpapasok ka ng tao sa bahay mo, na binigyan mo ng chance para sa trabaho, pero siya pala yung tutuklaw sa'yo. Oh, no. Aagawin yung asawa mo. Asawa mo naman nagpaagaw. Oh, no. Alam nyo, no? Mga bebe ko, alam nyo, sa usaping kabit, ito po yung topic na parang walang katapusan. Lalo na kung pilit nilang i-justify yung mali. Na kesyo kasalanan ba ng puso na tumibok sa maling tao? Oo, hindi po kasalanan na tumibok yung puso mo sa isang tao. Pero sana naman huwag kang maging selfish na sarili mo lang ang iisipin mo. Kaligayahan mo lang yung iisipin mo. Tanong ko, no, paano mo nagagawang maging maligaya kung may natatapakan at may nasasaktan kang ibang tao? Although, again, hindi natin sinasabi na lahat ng kabit ay masama. Hindi natin palaging dapat yung kabit lang ang sisihin. Kailangan din nating sisihin yung mga taong nagpakabit na alam nilang may asawa na sila, alam na nila na may partner na sila, bakit humahanap pa sila ng iba at tumitikim pa sila ng iba? Ang bottom line dito, yung panandaliang kaligayahan na yan, panandalian lang. Yung panandaliang kaligayahan na yan, masasatisfy ka for a time, pero hanggang kailan? Yung konsensya mo ba patutulugin ka kasi alam mo na may sinisira kang pamilya? Let's not normalize na makukontento na ako maging kabit kasi mahal ko yung tao eh. Kasalanan ko ba na magmahal? Huwag nating i-normalize yun. Kung talagang gusto mo yung tao, antayin mo na maghiwalay sila, hindi yung habang sila, eh kumakabit ka na kaagad. Kung talagang yung taong gusto mong kabitan, eh talagang sinasabi niya na mahal ka niya, eh di itama niya muna ang lahat. Hiwalayan niya muna mga dapat niyang hiwalayan bago niya ituloy kung ano ang meron sa inyong dalawa. Huwag na nating i-justify. Nagmahal lang ako eh. Kasalanan ko ba? Hindi ko matuturuan ng puso ko eh. Hindi ko mapipigilan ng puso ko. Kaya nga po may utak. Kaya nga po inilagay ang utak sa ibabaw ng puso para yun ang ating unang pagganahin. Unless na lang, no, etong si Inday, talagang may hidden agenda. Ooh. Etong si Inday, syempre palay na ang ano, lumalapit eh. Andyan na si Boss Amo, mapagmahal. Di ko pa ba susunggaban? Diba, si Boss na yan, oh. Baka siya pa yung magdagdag ng sahod ko. Pwedeng ganun, diba, bilang ang naging orientation ni Inday, yung naging environment ni Inday, yung turo ni Inay at ni Itay. Diba nga sabi nga, mag-asawa ka ng foreigner. Para magaya ka sa mga tiya mo, foreigner ang inasawa, mayaman. Ginhawa ang buhay. Eh kaya lang, dahil wala nga mahanap na foreigner ngayon si Inday, dito muna ako kay Boss Amo, mapagmahal. Diba? Magtatagu-taguan lang kami, magbabahibahayan lang kami. Eh yun lang, hindi marunong magtago, nahuli.
So yun lang, napakasakit po. Napakasakit ng nararamdaman ni Lone Storm. At kahit siguro sino ang nasa posisyon ngayon ni Lone Storm, alam ko, 20 years eh, diba? 20 years sila ng kanyang asawa, 17 years married. Hindi naman tatagal si Lone Storm sa mister niya kung hindi niya mahal eh. And yes, sabi nga ni Lone Storm, there is not the first time na nagloko yung asawa niya. So ibig sabihin, ganun kamahal ni Lone Storm yung mister niya para pagbigyan niya ito pa ulit-ulit. Nagkataon lang na ngayon, nakita niya sa mismong pamamahay niya. Nagkataon lang na talagang katulong pa niya. Oh, no. Yung katulong na nung una, inalala niya, inako niya, halos isalba niya sa pamilya nito dahil nga parang kulang na lang ibugaw yung batang itong si Inday sa mga foreigner. 'Di ba? Yung parang yung nakakalungkot, totoo lang, maraming makaka-relate sa ganito. Kung sino pa yung tinulungan mo, siya pala yung tutuklaw sa iyo. 'Di ba? Ulitin ko. Maraming makaka-relate sa sasabihin ko. Kung sino pa yung tinulungan mo, siya pa yung tutuklaw sa'yo. Kung sino pa yung inaasahan mo na ang ibabalik lang sa'yo ay kabaitan, siya pa pala ang magpaparamdam sa'yo ng kasakitan. Nakakalungkot lang. Pinili mong maging mabuti, pero hindi kabutihan ang ibinalik sa'yo. And it's very sad. Kumbaga nagtiwala ka, pero yung tiwalang yun, wala palang kwenta sa kanya. Ngayon, again, balik tayo no, sa pagmamahal ni Lone Storm. Gusto mo na siyang bigyan ng leksyon ngayon? Ang hirap lang kasi sabi nga ng panganay mong anak, wag na lang. Kasi ayaw niya makulong yung tatay niya. Wag na lang kasi kawawa si Papa. So kahit ako yung nasa posisyon mo, anong susundin ko? Paano matututo yung mister ko ng leksyon kung lagi na lang past, past, past? Ang hirap din kasi yung anak mo iniisip mo eh. Yung feelings ng anak mo iniisip mo. Na kahit anong paliwanag mo sa anak mo na anak, nasaktan kasi talaga ako eh. Sa ngayon, lalo na kung wala pang asawa yan, lalo na kung hindi pa nagjojowa yan, hindi niya maiintindihan yung pain na nararamdaman mo ngayon. And I also get you that you are torn kung anong desisyon ang gagawin mo kasi mahal mo rin yung anak mo. And you also respect yung kahilingan ng anak mo. Pero ikaw, at the end of the day, ano ba yung feeling mo na makapagbibigay sa'yo ng peace of mind? Ano ba ang pakiramdam mo na mas matimbang para sa'yo na kapag ginawa ko to, makukuha ko yung hustisya na hinahanap ko? Ang kasuhan ba si Kabit? Pero alam mo, sorry, unfair din kasi yung batas natin eh. Oh no! Kung meron mang mas makakasuhan talaga at makukulong dito, sad to say, si Mister. Yung sinasabi mo na alienation of affection, pwede lang siyang, ang pagkakaalam ko ha, hindi ako attorney. Pero ang pagkakaalam ko dito, parang kung meron siyang moral damages na nagawa sa'yo, mental damages, o kung anumang damage yan, parang babayaran. Pero yung kulong, baka nga mas makulong pa yung asawa mo. Kasi nasa, ito pa yung worst eh. Nasa parameters nyo kasi, nasa lugar po kasi ninyo. So, pwede kasing palabasin ni Inday na si Koya kasi ang lumapit. Si Koya, Koya, wag pa. Koya! Pwede niya palabasin yung ganun ni. Sana binidyo mo pala yung paghuli, no? Binidyo mo ba?
Pag mga ganyan na kinukutuban na kayo, dapat laging naka-on yung video ninyo. Para evidence, di ba? Walang video, sayangs. Oo, totoo. Kasi pwedeng maging ano yun, pwedeng mag-alibay si Inday na, hindi, pinelet lang ako ni Koya, wala ako nagawa si Koya kasi makulit. So in short, ang madidiin pa rin talaga si Koya. So yun, ang tanong ko na lang sa'yo, gusto mo na bang makulong si Mister? Kaya mo ba na makulong si Mister? Yan na lang ba talaga ang tanging paraan para maturuan ng leksyon si Mister? Mahigpit na yakap, Lone Storm. Matinding bagyo ang pinagdadaanan mo ngayon. But through prayers, with His guidance, matutulungan ka niya. Kapit ka lang sa kanya. Ka-winner, meron ka bang sausaw sa kwento ni Mister? Sa kwento ni Lone Storm, i-comment mo na yan. Makisausaw na po, i-text na po. At sa aking pagbabalik, basahin natin ano ba ang suggestions mo para sa buhay ni Lone Storm. Once again, ito po ang kanyang kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.